Huwag muna nga haluin. Just let it boil for 15 minutes. Ayan. Nalagyan natin ang ating glutinous. So, at this point, pwede natin siyang haluin. Haluin paminsan-minsan. Ayan. Pwede ko nang palakasin yung aking apoy ng konti. Ayan. So ngayon, itatry natin ang ating glutinous rice. Kung lumambot na ba siya. Okay na siya. Medyo malambot na siya. So, pwede ko nang ilagay itong taro or gabi. Yung gabi na malaki. So, haluin natin mga besh. Ang ating merienda. Malagkit. Na may gabi. At pag medyo luto na yan, I'm gonna put the corn. Yan, lalagyan ko ng corn. Then, medyo takpan muna. Tapos mamaya ulit, hahaluin ulit. Ganun lang. So, gusto ko siyang pahinaan ng apoy. Para hindi ako maubusan ng sabaw. Dahil gusto ko may sabaw-sabaw. Ayan. At this point, ilalagay ko lang aking corn. Ayan. Tak-tak natin. Munti nga maisama pati yung bobo. Ayan. So, halo-halo lang mga besh. Hanggang maluto. Then, later, nalagyan natin ng sugar and salt. Pinahinaan ko na yung apoy. I will try to cover it full. Ayan. Para mabilis maluto yung everything over there. Okay? At this point, pwede natin ilagay yung sugar. Depende sa inyo kung gaano karaming sugar ang ilalagay nyo. Tansyahin nyo na lang kung gaano katamis ang gusto nyo. Okay? Okay. Sa akin, try ko muna ng 4. Gawin ko siyang 5 ng kutsara. Ayan. And konting salt para may timbang yung tamis. Ayan. Konti lang. Dagan natin masyadong konti. So, let's cover for 2 minutes para maluto yung sugar. Titikman na natin siya mga besh. Kung tama ba ang kanyang lasa. Ayan. Luto na yung ano, taro, yung gabi. Natikman ko siya kanina.
Perfect ang lasa. So, depende yung lasa mga besh. Depende sa inyo kung gaano katamis na gusto nyo. Pero sa akin, perfect na to. Thank you so much for watching. Leave back to the coolest square and prayer.